Wika ni Eric kay Lynn. Tumayo na din sa Eric at nagpaalam sa babae. Good night, Lynn. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko. Muli niyang sabi sa babae. Umakyat na din si Eric. Dala pa din ang marriage certificate. Excited din siya dahil sa kanyang naisip. Naiwan naman si Lynn sa bar counter. Dahil sa mga sinabi ni Eric sa kanya ay bigla na lang niyang naalala ang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Dahil sa sakit na biglang gumuhit sa kanyang puso, ay kumuha na siya ng baso at siya naman ang uminom ng alak. Kailangan niya ito ngayon dahil muli na naman niyang naalala si Henry. Pasipul-sipul si Eric habang naliligo. Masaya talaga siya at parang gusto din niyang sumigaw ng malakas dahil sa tuwa. Patapos niyang maligo ay nagsuot lang siya ng boxer short at nagmamadaling binuksan ang kanyang secret door papunta sa kwarto ni Marian. Napangiti pa siya dahil nakita niya si Marian na mahimbing nang natutulog. Katabi din ang kanyang asawa ang tatlong mga anak nila sa kama. Nasa isang gilid lang si Marian kaya may naisip siyang plano na ikinakaba din niya ng husto. Alam niyang lalong magagalit sa kanya si Marian ngunit hindi na siya makapaghintay na kusa siyang patawarin ng asawa. Nilapitan niya si Marian at hinawi ang comforter na nakatakip sa katawan nito. Sa kanya dahan-dahan na binuhat ang kanyang asawa. Mahimbing naman ang tulog ni Marian kaya hindi nito naramdaman na binuhat siya ni Eric. Dinala ng lalaki ang asawa sa loob ng kanyang kwarto at dahan-dahan niyang ipinahiga sa Marian sa malambot niyang kama. Muli ding isinara ni Eric ang secret door upang hindi makapasok sa kwarto niya ang kanilang mga anak. Tumayo pa ang lalaki sa may paanan ng kama at pinagmasdan nito si Marian na mahimbing nang natutulog. Napapangiti din siya dahil sa galak ng kanyang kalooban. Nagising si Marian dahil sa kakaibang pakiramdam. Para kasing nakikiliti siya na naiihi ang kanyang pakiramdam. Kaya naman bigla na lang siyang napabangon dahil sa naiisip. Ganoon na lang ang gulat niya dahil totoo nga ang kanyang iniisip. Walang giya kang rapist ka? Ano ginagawa mo? Ha? Bakit ka nakapasok dito? Sunod-sunod na tanong ni Marian kay Eric. Mag-asawa tayo, hon. Kaya huwag ka na magalit. Matulog ka na lang ulit at ako na bahala dito. Bala walang sagot ni Eric at ipinagpatuloy muli nito ang kanyang ginagawa. Kumag ka! Paano ka bang nakapasok dito? Hanggang sa napaungol na lang siya. Hindi niya mapigilan ang sarili na hindi mapaungol dahil sa kiliting hatid ni Eric. Ikaw ang pumasok dito sa kwarto ko, hon. Ikaw ang nagtraspasang dito kaya wala akong kasalanan. Sagot ni Eric sa kanya na lalo niyang ikinawindang. Iniisip ding mabuti ni Marian kung pumasok nga ba siya sa kwarto ng lalaki. Natulog ako sa kwarto ko kasama ang triplets. Paano nandito ako sa kwarto mo? Galit na tanong ni Marian. Hinila din niya ang buhok ni Eric dahil nangihina siya sa ginagawa nito sa kanya. Tama na! Anya sabay hila sa buhok ni Eric upang ilayo sa kanya ang labi nito. Mamaya na, hon. Pakainin mo muna ako. Ang tagal ko nang hindi nakakakain. Bakit? Hindi ka ba pinakain ng babae mo? Kung magtukaan nga kayo parang walang tao. Dapat sa kanya ka na nagpakasal dahil siya naman ang fiancé mo. Muling atake ni Marian sa lalaki. Nainis talaga siya sa tuwing maalala niya ang ilang beses niyang nakikita noon sa Eric na kahalikan si Bianca. Hindi ko siya fiancé at lalong-lalong hindi ko siya hinalikan. Siya ang humahalik sa akin. Sagot ni Eric. Bahagya din niyang itinigil ang ginagawa upang sagutin lang ang tanong ni Marian. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sanungaling ka! Sagaw ni Marian na may kasamang ungol. Lalo kasi siyang nakikiliti. Hindi ako sinungalin, hon. Nakiusap ako sa iyo noon na maghintay ka hanggang sa tamang panahon para sa atin dalawa. Dahil may tamang panahon para tuluyan tayong magsama. Ito na yun. Tinupad ko na kaya dapat tanggapin mo na ng buo ang kapalaran mo. Nakangiting sagot ni Eric. Hindi rin niya mabitawan ang pagkakahawak niya kay Marian dahil nag-aalala siyang babangon nito at aalis sa kanyang kwarto. Nakuha na niya ang babae at naipasok na niya ito sa sariling kwarto kaya hindi siya makapapayag na maudlot pa ang kanyang nasimulan. Parang musika sa pandinig ni Eric ang bawat ungol at daing ni Marian. Samahan pa ng ilang beses na pagtawag ng babae sa kanyang pangalan.
Naramdaman ni Eric ang panghihina ng katawan ni Marian kaya mabilis siyang gumapang sa ibabaw ng babae at hinalikan ang labi ng asawa. Para kasi siyang naakit sa kanya dahil sa pagkakaawang nito. Pulang-pula din ang labi ni Marian na lalong nagbigay ng kakaibang karisma sa kanya. Parang tumalo ng puso ni Eric dahil sa tuwa niya na mahalikan sa labi ang asawa. Miss na rin niya ito. Napakatagal ng panahon na hinanap niya ang babae. Ngunit hindi niya natagpuan. Kaya ngayon nandito na si Marian sa kanyang villa, ay hindi na rin siya papayag na muli pa silang magkahiwalay na dalawa. Tila musika sa kanilang pandinig ang bawat katagal lumalabas sa kanilang mga bibig habang pinagsasaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Alam din ni Eric na nadala lamang si Marian dahil sinimulaan niya itong painitin habang mahimbing pa siyang natutulog. Kailangan maghanda pa rin siya bukas dahil alam niyang magagalit ulit si Marian sa kanya. Ganun pa man ay nagpapasalamat siya dahil kasama na niya ngayon ang babae dito sa loob ng kanyang kwarto. Natupad din niya ang ipinangako niya na tanging ang babaeng muling pakakasalan ang ipapasok niya sa kanyang kwarto. Si Marian ang pinakasalan niya, kaya ang babaeng lamang ito ang may karapatan na matulog sa kama niya. Muli niyang hinalikan ang labi ng asawa habang nilalasap nilang pareho ang sarap ng kanilang pagmamahalan. Hingal na hingal siyang bumagsak sa tabi ni Marian sa kanya niyakap ng mahigpit ang asawa na hinihingal din. Nakatulog sila sa ganoong ayos dahil sa pagod. Unang nagising si Eric, kaya naman pumunta siya sa banyo upang maligo. Masaya siya habang sinasabon ang kanyang katawan dahil sa nangyari sa kanila ni Marian. Napakatagal din na panahon na hindi siya tumikim sa iba dahil pakiramdam niya ay pinagtataksilan niya si Marian kung gagawin niya iyon. Kaya ngayon na kasal na sila ng babae ay babawiin din niya ang mga nasayang na taon na hindi sila magkasamang dalawa. Gusto rin niyang muli silang magkaanak ni Marian upang maranasan din niyang alagaan ng asawa habang ipinagbubuntas nito ang anak nila. Nangihinayang din siya sa mga panahon na dapat ay siya ang kasama noon ni Marian habang naglilihi ito sa triplets hanggang ipanganak niya ang mga ito. Matapos na maligo ni Eric ay pinuntahan naman niya ang mga anak sa kabilang kwarto. Mahimbing naman na natutulog ang mga ito kaya pinaghahalikan niya silang lahat at inayos din niya ang kanilang comforter. Nilagyan din niya ng una ng side ni Marian upang akalain ni Erickson na katabi pa rin niya ang kanyang mommy. Minsan pang pinagmasdan ni Eric ang mga anak bago siya bumalik sa kanyang kwarto. Tinanggal din ni Eric ang lock sa pinto ng kwarto ni Marian upang makalabas ang kanyang mga anak kapag nagising na ang mga ito kinaumagahan. Muli siyang bumalik sa kanyang kama at hinila pa si Marian palapit sa kanya at ipinaunan niya ang ulo ni Marian sa kanyang braso. Kinuha din niya isang kamay ng babae at inilagay sa kanyang katawan. Sa kanya tinakpan ng comforter ang kanilang hubad na katawan. Nakatulog si Eric na masaya at may ngiti sa kanyang labi. Masayang masaya talaga siya sa mga sandaling iyon dahil pakiramdam niya ay sinagot na ng Panginoon ang lahat ng kanyang dalangin. Kinabukasan, Mommy! Mommy ko! Mommy! Malakas na palahon ng triplets. Lumabas din sila sa kwarto at hinanap sa labas ang kanilang ina. Mabilis naman na nagsiakyatan ng mga kasambahay dahil sa narinig nilang lakas ng palahaw ng iyak ng mga bata. Lalo na sa Edison na siyang pinakamalakas umiyak. Ito rin ang pinakamalapit kay Marian kaya naman may halong takot sa dibdib ng bata dahil hindi niya namulatan ang kanyang ina sa pagising. Babies, bakit kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Lynn sa mga bata. Niyakap din niya ang mga ito at kinarga din niya si Edison. Wala na mami ko. Pasigaw na iyak ni Edison kaya nagulat silang lahat. Wala na mami mo? Bakit? Kabadong tanong ni Lynn. Iniisip din niya kung bakit wala na daw ang mommy nila. Sandali lang baby ha. Tatawagan ko ang daddy mo. Wika ni Lynn sa kanya tinawagan si Eric. Nakailang ring din bago sagutin ni Eric ang tawag. Hello? May halong inis na sagot ni Eric. Kasarapan pa kasi ng tulog niya at halos kakaidlit lang niya dahil sa magdamag itong gising kagabi. Boss, umiiyak ang triplets. Nawawala daw ang mommy nila.
Tamad na bumangon si Eric dahil inaantok pa siya hanggang ngayon. Si Maria naman ay hindi pa gumigising dahil sa sobrang pagod nito sa mga ginawa ni Eric sa kanyang katawan kagabi. Puyat at pagod siya, samahan pa ng panghihina ng kanyang katawan. Nagsuot lang si Eric ng shorts at puting t-shirt. Pinasuot din niya ang isa niyang puting t-shirt kay Marian. Alam niyang pupuntahan ito ng kanilang mga anak kapag nalaman nilang nasa loob ng kwarto niya ang mommy nila. Hindi rin siya sigurado kung magagalit sa kanya si Emerson at Edison dahil kinuha niya ang mommy nila. Matapos niyang ayusan ang asawa ay saka pa lang niya binuksan ang pinto ng kanyang kwarto upang puntahan ang triplets. Kinakabahan din siyang nagtungo sa pinto at pinihit ang doorknob. Humihikab pa si Eric nang lumabas siya sa kanyang kwarto. Agad din niyang narinig ang iyakan ng kanyang mga anak na nasa loob ng kwarto ni Marian. Tinatawag pa rin ng mga ito ang kanilang mommy. Nakita naman siya ni Lee na lumabas sa kwarto kaya nagmadali din ang dalaga na lumapit sa kanya. Os, nawawala si Ma'am. Naikot na namin ang buong villa pero hindi namin siya makita. Nag-aalalang wika ni Lynn. Buhat din ito si Edison na patuloy pa rin umiiyak. Sa kwarto ko siya natulog. Baliwalang sagot ni Eric. Sinubukan din niyang kunin si Edison para dalhin sa kanyang kwarto at makita ang ina nito. Ayoko sa iyo! Mommy! Iyak pa din ni Edison. Hindi na lang pinansin ni Eric ang bata dahil alam naman niya na galit pa ang dalawa niyang anak sa kanya hanggang ngayon. Gustuin man niyang yakapin ang mga ito ngunit sila naman ang lumalayo sa kanya. Erickson, come to daddy. Pagtawag ni Eric sa panganay sa triplets, agad namang lumapit sa kanya si Erickson at niyakap siya. Lynn, sumunod kayo sa akin sa kwarto. Dalhin mo ang mga bata. Wika ni Eric. Saka siya tumalikod at muling nagtungo sa loob ng kanyang kwarto. Agad naman ang sumunod si Lynn habang hawak niya sa kamay ang dalawang bata. Nagulat din siya dahil sa sinabi ni Eric na nasa loob daw ng kwarto nito si Marian. Sige na, iwanan mo na sila dito. Tatawagin na lang kita kapag kailangan ko tulong mo. Saad ni Eric sa babae. Hindi naman umimik si Lynn dahil naguguluhan siya sa mga nalaman. Ilang minuto pa siyang tumayo sa labas ng kwarto ni Eric at nag-isip. Tuwang-tuwa naman ang tatlong bata matapos nilang makita ang kanilang mommy na mahimbing na natutulog. Umiga din sila sa tabi ni Marian at niyakap nila ito. Tila nagumapaw naman sa galak ang puso ni Eric matapos niyang makita ang mag-iina na magkakatabi sa malapad niyang kama. Dahan-dahan din siyang humakbang upang bumalik sa pagtulog. Umiga din siya sa tabi ni Erickson dahil ito lamang ang malapit sa kanya. Agad din siyang niyakap ng bata kaya mas lalo siyang natuwa. Hindi na malaya ni Eric na umaagos na pala ang kanyang luha dahil sa labis na kaligayahan sa kanyang puso. Iniisip din niya na kung panaginip lamang ito ay ayaw na niyang magising pa. Gusto niyang lagi silang ganito, masaya at magkakatabing matulog na mag-anak. Muli niyang pinagmasdan ang mukha ni Marian habang mahimbing pa rin na natutulog. Napakaganda talaga nito at napakaamo ng mukha niya. Napangiti din siya dahil sa pasasalamat niya sa babae. Si Marian ang kumumpleto sa kanya at nagbabago sa kanya sa pagiging malupit niya. Nasasaktan din siya dahil nagdurusa ang babaeng pinakamamahal dahil sa kanya. Siya din ang nagparanas ng sakit sa ina ng kanyang mga anak na kailanman ay walang kapatawaran. Alam niyang galit pa rin sa kanya si Marian, lalo pa ngayon dahil sinamantala na naman niya ang kahinaan nito. Inilipat din niya si Erickson sa kaliwa niya upang mayakap niyang muli si Marian. Gusto pa niyang matulog dahil puyat na puyat pero magagawa lamang niyang matulog na mahimbing kung kayakap niya ang asawa. Hapon na bumangon si Eric. Kung hindi pa siya nakaramdam ng gutom ay hindi pa sana siya magigising. Mahimbing pa rin na natutulog si Marian at tila wala na rin balak bumangon. Lumabas na rin kanina ang kanilang mga anak dahil gusto na nilang uminom ng milk at kumain. Hindi na rin sila umiyak pa pagkatapos makita ang kanilang mommy na mahimbing na natutulog. Agad siyang naligo at nagbihis upang bumaba sa dining. Alas dos na din ang hapon kaya gutom na siya. Naubos din kagabi ang kanyang lakas dahil sa ginawa niyang magdamagan na trabaho. Lydia, ipaganda mo ko ng lunch ko. Maglagay ka na rin ng pagkain sa isang tray para sa asawa ko. Ako nila magdadala sa itaas mamaya. Wika ni Eric sa kasambahay. Agad naman na tumalima ang kasambahay at mabilis na ininit ang mga pagkain. Agad din kumain si Eric
Dahil sa gutom niya ay naubos niyang lahat ng mga pagkain sa kanyang harapan. Humingi pa siya ng sabaw kanina kaya naman nagtataka si Lydia kung bakit biglang naging matakaw si Eric. Pasipul-sipul pa si Eric nang pumanhik siya sa itaas. Buhat din niya ang tray ng pagkain para kay Marian. Alam niyang gutom na ngayon ang kanyang asawa. Agad na ginising ni Eric ang asawa at pinakain niya ito. Walang imik naman na kumain si Marian dahil gutom na talaga siya. Sinubuan lang siya ni Eric upang hindi na nito kailangang umalis ng kama upang makakain lang. Buong weekend na hindi lumabas si Eric pati si Marian na natili sa kwarto ni Eric dahil hindi ito makabangon dahil sa panghihina at sakit ng katawan. Si Eric naman ang nag-aasikaso sa kanya pati na ang pagligo niya ay si Eric pa rin ang tumutulong sa kanya. Han, papasok na pala sa kinder and triplets sa Tuesday. Salinatory sa maghahatid at magbabantay sa kanila sa kanilang school. Wika ni Eric habang sinusubuan niya si Marian. Safe ba na lumabas sila? Baka sila naman ang pagtangkaan ng mga kalaban mo. Natatakot ako. Baka kung anong gawin sa kanila ng kalaban. Kawawa naman ang mga ano ko. Nag-aalalang tanong ni Marian. May mga tauhan ako magbabantay sa kanila, honey. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Tugon ni Eric. Tiwala sa Eric sa kanyang mga tauhan kaya alam niyang hindi nila pababayaan ang triplets. Siguraduhin mo lang na safe sila, Eric. Hindi talaga kita mapapatawad kapag may nangyari sa kadalang masama. Tandaan mo yan. Wika ni Marian sa lalaki. Nasa tono din ang pananalita niya ang pagbabanta. Ano maganda balita ang dalang mo? Siguraduhin mo lang na matutuwa ako sa mga sasabihin mo sa akin. Wika ni Bianca sa kanyang isang tauhan na mata niya sa loob ng villa. Madam, nagkaayos na sina Del Rio at ang babae niya. Masaya na sila mag-anak na nagsasama sa loob ng villa. Ilang araw na din na hindi lumalabas sa Del Rio dahil nag-honeymoon sila ng babae niya. Ulat ng lalaki kay Bianca. Ano? Nag-honeymoon? Gulat naman na tanong ni Bianca. Opo, madam. Yan kasi ang madalas kong marinig na usapan ng mga kasama ko. Nag-honeymoon daw sa boss, kahit ang haling tapat. Agad naman ang sagot ng lalaki. Biglang sumigaw si Bianca dahil sa galit niya na may ka-honeymoon si Eric na iba. Hindi ako makapapayag. Dapat ako ang kasama niya. Dapat ako ang ikinakama niya at hindi ang babaeng mahirap na iyon. Galit na ani Bianca. Muli na naman siya nagbasag ng kanyang mga gamit dahil sa nalaman niya. Ang buong akala niya ay galit ang babae kay Eric. Ngunit bigla din palang nagkasundo ang dalawa. Kailangan kong gumawa ng paraan upang tuluyan silang maghiwalay na dalawa. Ako dapat ang kasama ni Eric sa kama at pakasalan. Galit na aniya. Excited ang triplets dahil unang araw nila sa school. Si Marian mismo naghanda ng mga kakailanganin ng kanyang mga anak sa pagpasok. Pati mga baon nila ay siya din ang gumawa. Sinugurado niyang puro healthy foods ang baon ng kanyang mga anak. Matapos niyang ihanda ang lahat ng kakailanganin ng mga bata ay naligo naman siya at nagbihis. Gusto din niyang samahan ang kanyang mga anak sa unang araw nila sa kanilang klase. Bilang isang ina, isang achievement ang makita ang mga anak mo na nasa loob ng school sa unang araw o hanggang sa unang isang linggo ng klase. Nagsuot lang siya ng fitted jeans at long sleeve na top na white. Naglagay din siya ng konting lip gloss upang mag-shine ang kanyang labi. Han, sigurado ka bang gusto mo sumama sa kanila sa school? Magpahinga ka na lang dito sa bahay para hindi ka na mapagod. Kasama naman nila si Nalyn at Torres. May mga bodyguard din akong inutusan para masubaybayan sila. Tanong sa kanya ni Eric habang nagbibihis din ito sa loob ng kanilang walk-in closet. May meeting siya ngayon sa kanyang company kaya kailangan niyang pumasok. Oo nga, ang kulit mo. Sumama ka rin kaya para makita mo sila sa unang araw nila sa school? Naiinis na sagot ni Marian. Nakailang ulit na kasi itong nagtatanong sa kanya pero hindi pa rin ito tumitigil kaya naiinis na lang si Marian sa asawa niyang hilaw. Okay, sasama lang ako sa inyo. Ika-cancel ko na lang ang meeting ko with Mr. Galvez. Nakangiting sagot ni Eric. Hinalikan din niya ang pisngi ni Marian at inakbayan din niya ang babaeng palabas na ng walk-in closet.
Sakay sila ng bulletproof van patungo sa school ng mga bata. Excited naman ang triplets dahil mag-aaral na sila sa totoong school at hindi na lamang sa bahay sila mag-aaral. Magkakaroon na din sila ng mga kaibigan at kakilala. Boys, behave kayo sa loob ng classroom nyo ha? Wika ni Marian sa mga anak. Kanina pa niya sila pinagsasabihan para sa mga gagawin nila sa school mamaya. Makinig kayo kay mommy, okay? Wika naman ni Eric. Yes, mommy. Yes, daddy. Sagot ni Erickson. Inalikan din niya ang pisngi ni Marian at niyakap din si Eric. Pagdating sa classroom ay biglang nahiya ang triplets. Naninibago sila sa bago nilang environment, kaya kinailangan pumasok ni Marian at Eric sa loob upang samahan ang kanilang mga anak. Umupo lang silang dalawa sa pinakalikod ng classroom at pinanood ang ginagawa ng mga anak. Palingon-lingon naman ang tatlo sa kanila dahil nag-aalala silang umalis ang kanilang mga magulang at iwanan sila. Sa una ay ayaw ni Eric na sumama sa kanila sa school dahil meron siyang mahalagang meeting. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Marian na sumama ito ay bigla din siyang pumayag. Ipinakansel din niya ang kanyang meeting para makasama siya sa mag-iina. Ngayong nandito na sila ni Marian sa classroom at binabantayan ang kanilang mga anak. Ngayon din niya nauunawaan ang halaga ng unang araw na ito para sa kanila bilang magulang. Nagpasalamat din siya kay Marian dahil isinama siya nito. Kahit hindi niya nakita at naalagaan ng triplets noon ay bawing-bawi naman siya ngayon. Bakit ka umiiyak dyan? Pabulong na tanong ni Marian dahil nakita niya ang pumatak na luha ni Eric na dumapo sa kamay niya. Hawak kasi ni Eric ang kanyang kamay habang pinapanood ang kanilang mga anak na nagkukulay sa kanilang mga exercise book. Wala. Masaya lang ako. Pabulong din na sagot ni Eric. Itinago din niya ang mukha sa likod ni Marian sa kanya pinunasan ang kanyang luha. Thank you, honey. Dahil dinala mo ako dito. Hindi ko alam na isang napaka-special pala na araw ang first day of school nila. Swerte ko kasi nandito ako. Tayo. Nasamahan natin sila at nakikita ko sila habang nag-aaral. Hindi ko to naranasan kay Heidi. Dahil napakalayo ko noon sa kanya. Hindi ko nagawa ang obligasyon ko sa kanya bilang ama niya. Sana hindi magtampo sa akin ang panganay ko. Sana maunawain niya ako kapag nasa sustunggulang na siya. Wika ni Eric. Hindi na lamang umimik si Marian dahil nakikita at nararamdaman din niya ang sakit na dinadala ni Eric. Isa na din siyang magulang at alam niya kung gaano naghihirap ang kalooban ni Eric dahil doon. Iniisip din ni Marian kung paano ba niya nagagawang makisama kay Eric gayong hindi niya pa ito lubos na napapatawad. Sariwa pa din sa kanyang puso ang sakit na ginawa ng lalaki sa kanya noong inilayo nito ang kanilang mga anak sa kanya. Nagalit din siya noong malaman niyang kasal na siya kay Eric na wala siyang kaalam-alam. Hindi pa nasasabi sa kanya ni Eric kung paano sila naikasal na dalawa. Pero heto siya, tinayaan lang niya ang lalaki na lumapit sa kanya. Mahal ko nga talaga ang kumag na to. Pag-aming niya sa kanyang sarili. Wala naman siyang ibang dahilan sa bagay na iyon kung hindi niya talaga mahal si Eric. Isang linggo din na sinamahan ni Marian at Eric ang triplets para makapag-aral. Unti-unti ding nasanay ang tatlo dahil sa unang dalawang araw lang sila nasa loob ng classroom na dalawa. Ang mga sumunod na araw ay nasa labas na silang mag-asawa at doon naghihintay. Nang sumunod na linggo ay si Marian at Doris na lang ang sumama. Nagbalik na kasi sa trabaho si Eric at sila naman ay pumunta ng ibang bansa dahil may show siya doon. May mga bodyguard naman silang kasama kaya panatag ang loob ni Marian na walang mangyayari sa kanilang masama ng mga anak. Matagal na rin natauhan ni Eric ang mga kasama niya kaya panatag ang loob niya sa mga ito. Mommy, look at my hands. Ang dami kong stars na bigay sa akin na teacher. Pagmamalaki ni Erickson sa kanyang ina. Sakay na sila ng bulletproof van habang pauwi sila sa villa. Kanina pa niya napapansin na napakabilis ng takbo nila pero hindi niya ito sinasaway dahil abala siya sa mga anak niya. Pero ngayon na muntik nang mahulog ang mga anak niya ay saka pa lang siya nagsalita. Pasano siya naman? Trabaho lang ito. Walang personalan. Wika ng lalaki sa kanya. Saka nito inuumang ang baril kay Marian. May malademonyo din itong ngiti sa kanyang labi na siyang ikinagulat ni Marian. Mas lalong natakot sa Marian dahil bigla na lang itong
naglabas ng baril at tinutukan siya nito. Huwag! Kasalukuyang kausap ni Eric ang kanyang mga investors nang biglang makaramdam siya ng kaba sa kanyang dibdib. Bahagya pa siyang tumigil sa pagsasalita dahil sa kakaibang pakiramdam. Uminom din siya ng tubig upang mawala ang kanyang kaba. Nagtataka din siya kung bakit siya kinakabahan. Hindi naman siya dating kinakabahan kahit sino pa ang kaharap niya. Kahit nasa gitna siya ng laban ay hinding-hindi niya naramdaman ang kaba na katulad nito. Mr. Del Rio, are you feeling alright? Tanong pa sa kanya ni Mr. Galvez. Ang matanda ang nasa malapit sa kanya kaya agad siyang napunan nito. Tumango lang si Eric bilang sagot sa matanda. Ngunit ang kaba niya ay lalong lumakas nang makita niya si Mike na sumilip sa may pinto ng conference room. Alam na ni Eric ang ibig sabihin kapag sumilip sa kanya ang kanyang kanang kamay. Agad na nagpaalam si Eric sa kanyang mga kamiting upang kausapin si Mike. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili dahil sigurado siyang isang malaking problema ang nag-aabang sa kanya. Agad siya lumabas ng conference room at malalaki ang hakbang niyang nagtungo sa kanyang office. Nakasunod naman sa kanya si Mike at ang iba pa niyang tapat na tauhan. Boss, tumawag si Benny. Tinakasan daw sila ni Edward at tinangay pa ang mag-iina. Agad na balita ni Mike kay Eric. Bigla namang sumiklab ang galit sa puso ni Eric. Kuyom ang dalawang kamao niyang ipinatong sa ibabaw ng kanyang table. Bigla ding nag-iba ang kanyang mukha dahil sa masamang balita. Tawagan lahat ng mga tao natin. Kailangan mabawi natin ang pamilya ko sa kamay ng traidor na iyon. Gusto kong hulihin niyo ng buhay ang demonyo na iyon at tatalupan ko siya ng buhay. Utos ni Eric sa kanyang mga tauhan. Agad naman silang tumalima at sabay-sabay silang lahat na naglakad palabas ng gusali. Si Mr. CEO ba yun? Nagtatakang tanong ng mga empleyado na nadaanan nila Eric. Nagtataka ang lahat dahil sa biglang pagbabago ng anyo ni Eric. Ang dating guwapo at maamong mukha nito ay naging nakakatakot na sa paningin nila. Oo yata, kasama din niya ang mga tauhan niya kaya malamang na CEO natin iyan. Sagot naman ang katabi niyang lalaki. Bakit ganun ang mukha niya? Nakakatakot? Nagtatakang tanong naman ng isa pang babae. Aba, malay ko. Baka galit lang kaya ganoon. Dati namang mainitin ang ulo ni Mr. Del Rio. Nagtaka pa kayo. Sad naman ang lalaki. Hoy, magsibalit na kayo sa mga pwesto niyo at baka sinyo ibunto ng galit ni Mr. CEO. Pala kayo dyan. Pag natanggal kayo sa trabaho. Pagsaway naman sa kanila ng kanilang supervisor. Agad naman na nagsibalikan ang mga ito sa kanilang pwesto upang ituloy ang kanilang mga trabaho. Natakot din sila dahil nag-aalala silang matanggal sa trabaho nila kapag nakita sila ni Eric na nagchichismisan. Lisan mo ang pagpapatakbo mo! Kailangan maabutan natin ang van! Sigaw ni Eric kay Larry. Patungo na sila sa sinasabing location ng van. Halos paliparin na rin ito ni Larry ang sasakyan. Ngunit nababagalan pa rin sa Eric sa kanilang takbo dahil sa pagkainip nitong makita at malaman ang lagay ng mag-iina niya. Boss, nakatigil na ang van. Nasa bandang coastal sila tumigil. Wika ni Mike habang nakatingin siya sa kanyang laptop. May GPS kasi ang van kaya alam nila kung nasaan ito. Bilisan mo! Kailangan maabutan natin sila. Baka kung ano na nangyari sa pamilya ko. Wika ni Eric. Takot na takot din siya sa nangyari sa kanyang mag-iina. Ngunit hindi niya iyon ipinapakita sa kanyang tauhan. Nanatili siyang matatag sa harapan nila kahit na halos himatayin na siya sa matinding kaba at takot. Ayun na ang van, boss. Tumigil na sa gilid. Sabi ni Mike habang nakaturo siya sa van na nakatigil sa shoulder ng expressway. Agad na nagsibabaan si na Eric mula sa kotse at patakbong nilapitan ang van. Nakaumang din ang kanilang mga baril sa van dahil hindi nila alam kung may trap bang naghihintay sa kanila doon. Kailangan nilang makasiguro na hindi sila maiisahan ng mga kalaban nila. Kaya kailangan nilang magdoble ingat. Mabilis naman na siniyasat ng mga tauhan ni Eric ang labas ng van na may mga device din silang ginamit upang alamin kung merong bomba na nakalagay sa sasakyan. Clear! Sigaw na isang tauhan ni Eric kaya mabilis na tumakbo si Eric upang lapitan ang van. Oh, sandali lang. Ako na magbubukas. Baka may mga patibong silang inilagay sa pinto na hindi kayang i-trace ng device natin. Titingin ko na muna para safe tayong lahat dito. Pagpigil sa kanya ng isang niyang tauhan,
Agad din na sinayasat ng lalaki ang bawat sulok ng pinto ng van. Nang masiguro nitong walang panganib na naiwan sa van, ay agad niyang binuksan ang pinto nito. Holy shit! Pagmumura nila ito dahil sa nakita. What? Mariing tanong ni Eric. Tumakbo din siya patungo sa may pinto ng van upang makita ang ikinagulat nila ito. Halos hindi huminga si Eric dahil sa lakas ng kanyang kaba. Hindi rin niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng van. Ngunit ipinagdarasal din niya na sana ay safe ang kanyang mag-iina. Marian! Malakas na sigaw ni Eric habang nakatingin siya kay Marian. Duguan ito at walang malay tao. Ganoon din si Doris. Duguan ang kanyang kasambahay na kando sa isasahig ng van na wala ng buhay. Habang si Marian naman ay nakaupo pa rin habang nakatungo ang ulo. Marian! Muli pang sigaw ni Eric dahil sa takot niya na baka wala na ang babaeng pinakamamahal. Agad na pinulsuhan ni Eric ang asawa. Naramdaman naman niya na may pulso pa ito kaya agad niyang tinagal ang seatbelt nito at binuhat. Patakbo din niyang dinala sa kanyang kotse at doon isinakay si Marian. Hanapin niyo ang mga anak ko! Huwag kayong magpapakita sa akin hanggat hindi niyo sila natatagpuan! Pati ang traidor na siyang dahilan ng pagkakalagay sa panganib ng mag-ina ko. Hanapin niyo! Sampu ng kanyang angkan at ipatitikim ko sa kanya ang lupit ng sandal riyo. Uubusin ko ang lahi ng demonyong tao na yon. Utos ni Eric sa kanyang mga tauhan bago sila umalis sa lugar. Yakap lang niya si Marian habang patungo sila sa ospital. Hindi na rin sinundan ni Larry ang tamang way pabalik. Basta na lang siya nag-U-turn sa one lane upang makarating kaagad sila sa ospital. Malakas naman ang loob ni Larry na sumuway sa batas trapiko dahil si Eric naman ang sasagot ng lahat. Alam din niya na isang tawag lang ng kanyang boss ay abuswelto na sila. Malakas na busina ng mga sasakyan ang maririnig sa coastal area dahil sa kotse nilang pabalik ang takbo. Halos makabanggaan pa nila ang mga sasakyan dahil sa kanilang maling direksyon. Pati mga police patrol ay sumunod na din sa kanila dahil sa road violation na ginagawa nila. Hanggang sa makarating sila sa Don Albert's Medical Center. Agad naman silang sinalubong ni Henry at iba pang doktor doon dahil naitawag na ni Mike ang pangyayari. Ano bang nangyari? Naguguluhang tanong ni Henry kay Eric habang ibinababa niya si Marian sa stretcher. Please, save my wife! Mariing pakiusap ni Eric kay Henry. Takot din siya dahil muli na naman niyang naalala si Helen. Iniwan siya ng dating asawa noon na hindi man lang niya nagawa at nagawa ng paraan upang maisalba ang buhay nito. Kaya sa pagkakataon na ito ay punong-puno ng takot ang kanyang puso. Hindi rin siya marunong magdasal ngunit ngayon ay nagmamakaawa siya sa Diyos na iligtas nito si Marianne.